Alright, andito na po ako sa EDSA. EDSA Cubao. Ayan, kwentuhan lang tayo saglit, guys. Grabe dati, nung time na nagko-commute pa lang ako, wala pa akong sasakyan, lahat-lahat. Itong Fortuner kasi, sa mga nagtatanong, bakit Fortuner yung pinili ko? Bakit hindi na lang Everest? Bakit hindi na lang MUX? Bakit hindi na lang Trailblazer? O, ganito kasi yan. Dati kasi, habang nagko-commute pa lang ako dito sa EDSA, ito, nasa EDSA ako ngayon. Pangarap ko talaga yung Fortuner. Kumbaga, habang nasa bus ako, lahat ng madadaanan kong Fortuner, binibilang ko yan. Yung kamay ko nandito lang yan sa sa may hita ko, nang ganun ako. Pag may Fortuner, nakatingin ako sa may bintana, Fortuner. Tapos Fortuner. Ganun, nagbibilang ako. Galing ng Muñoz, papuntang Ortigas, minsan nakakabilang ako ng 20 Fortuner, ganun. Kumbaga, yun yung way ko para ma-attack ko yung pangarap ko. Ganun. So, yun, ginagawa ko yan every time na nagko-commute ako, sumasakay ako ng bus. Lagi ko siyang ginagawa, lagi kong ina-attract yung pangarap kong Fortuner. So ngayon, sa awan ng Diyos, na-ida-drive ko na ngayon. Isa na ako sa mga nagmamayari ng Fortuner. So ganun lang yung ginagawa ko. Kumbaga, parang baliw na baliw ako sa pangarap ko para makuha ko. Kasi pag nangarap ka, dapat nakatutok talaga yung sarili mo doon. Yung mindset mo, dapat matupad ko yung pangarap ko. Hindi pwedeng hindi matupad. Kasi hindi mo kasalanan na, halimbawa, may pangarap ka, gusto ko magka-Fortuner. Ganun. Tapos may time niya na i-discourage ka ng mga kakilala mo. Taas naman ang pangarap mo, hindi mo kaya yan. Parang ganun, hindi ka magkakaroon yan. So wag mong pakinggan yung mga nag-discourage sa'yo. Kasi hindi nila alam kung anong kaya mong gawin. Ganun. So ako, sobrang daming nag-discourage sa akin. Sobrang daming nag-discourage sa akin na ang taas daw ng mga pangarap ko. Alam naman nila na yung trabaho ko, nagko-construction lang ako, nasa SM lang ako noon. Hindi ko sila pinapakinggan. Sinusunod ko yung pangarap ko. Pangarap ko to eh. Makakamit ko man yan, sa akin yan, hindi yan para sa kanila. So, hindi ko sila pinapakinggan. Sinusunod ko yung mga pangarap ko. Naghirap talaga ako, pinagpuyatan ko, pinagbutihan ko yung business ko, ganun. So hanggang sa nakuha ko yung mga gusto ko. So diba, kung pinapakinggan ko sila noon na sa mga sinasabi nila hindi ko kaya, syempre lahat ng tuwala ako ngayon eh. So dapat lang talaga paniwalaan mo yung sarili mo na kayang-kaya mo. Kung nagawa nga nila, syempre magagawa mo rin. Para silang naman tayo eh. Sasabihin mo, mahirap ka, pinanganak kang mahirap, ganyan na talaga yung buhay mo. Hindi, huwag kang ganoon. Kasi ako, ipinanganak din naman akong mahirap eh. Ganito lang yan, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Kasalanan mo na yun kung mamamatay kang mahirap. Kasi maraming opportunities, maraming pwedeng gawin na pwedeng ikaangat ng buhay mo. Kailangan mo lang talagang sumubok. Kasi kung takot kang sumubok, wala ring mangyayari sa buhay mo. Sa buhay, kailangan lang nating sumubok. Huwag tayong matakot, paniwalaan natin yung sarili natin. Lagi nating iisipin na kung nagawa ng iba, mas magagawa mo rin. Kasi pares lang naman tayo eh. Sasabihin mo wala kang oras. Pares tayong may 24 hours sa isang araw. Depende na lang yan kung paano mo siya paghahati-hatiin yung oras na yun. Halimbawa, may ino-offer siya yung business. Ang karaniwang sagot ng iba, wala akong time dyan, busy ako sa trabaho ko. Ganun lagi yung mga sinasabi. Sa dami ko pong ino-offeran na gustong mag-business, ganun po yung sagot sa akin. Wala akong time dyan, wala akong hindi ko linya yan, ganun. Diba? Sasabihin mong wala kang time, pero parehas tayo. Parehas tayong may 24 hours a day. May 24 hours ka, may 24 hours din ako. Ganun yun eh. Depende na lang yun kung paano mo gagamitin yung oras mo. So kung gusto mong matupad yung mga pangarap mo, paniwalaan mo yung sarili mo. At syempre, isa pang advice ko, tingnan mo yung ginagawa mong trabaho ngayon.
kung yung sinasahod mo ba ay kayang bilhin yung mga gusto mo sa buhay. Ganun. Doon mo siya makikita eh. Halimbawa sa trabaho mo, matagal ka na sa trabaho mo pero wala pa rin nangyayari. Minsan kailangan nyo rin mag-background check sa mga kasamahan nyo sa trabaho. Halimbawa may mga kasamahan kayo sa trabaho na mga 10 to 20 years na dyan sa trabaho niya. Pwede nyo siyang i-background check kung ma'am, ano na po ba yung narating mo? Ano na po ba yung mga na-invest mo sa loob ng 20 years sa pagtatrabaho dito sa kumpanya? Ganun. So, iba background check mo lang siya. Kung sasabihin niyang, walang nangyayari sa akin, ganito pa rin. Gising, trabaho, uwi, ganun lang yung ano, trabaho, bayad, utang, mga ganun. Ganun lang yung karaniwang sagot ng iba. Diyan pa lang, mag-iisip-isip ka na. Kasi kung siya nga, pares kayo ng trabaho, 20 years nang nagtatrabaho sa ganun, wala pa rin nangyayari sa buhay niya, hindi pa rin natutupad yung mga pangarap niya. Diyan ka na mag-isip-isip. So kailangan mong humanap ng paraan para magkaroon ka ng business. Yung employment, wala namang problema dyan eh. Ang employment kasi is ano yan, hanap buhay yan. Kumbaga, nagtatrabaho ka, hanap buhay. So, ibig sabihin nun, nagtatrabaho ka para mabuhay. So, hindi yan sinasabi na hanap pangarap. Kaya hanap buhay eh. Iba yung hanap pangarap sa hanap buhay. So, kung gusto mong pangarap mo yung mabibili mo, dapat wag ka sa fixed income na trabaho. Wala talagang asenso sa ano, sa employment. Meron man siguro yung mga may matataas na ano, pero kung nagmi-minimum ka lang, mahirap eh, mahirap mabili yung mga pangarap natin sa ganung kita. So ang kailangan mong gawin, maghanap ka ng pwedeng gawin mong negosyo kahit maliit lang. Kasi kapag pinagtrabahuhan mo yung maliit na business na yan, darating yung time na sobrang lalaki yan. Basta naka-focus ka lang, huwag kang makinig sa mga discouragement ng iba. Kasi buhay nila yan eh. Iba yung buhay mo. Buhay mo yan. So kailangan dyan ka nakafocus. Huwag kang mag-focus sa ibang tao. Marami man silang sasabihin sa'yo, huwag kang makinig. Kumaga palampasin mo lang sa tenga mo. Kasi once na na-hit mo yung mga pangarap mo, yun yung time na mga yung taong nag-discourage sa'yo ay may inspire sa'yo. Ganun siya. Basta yun lang, kung gusto nyo matupad yung mga pangarap nyo, dapat mag-business ka. Kahit maliit man lang, kahit mag-online selling ka man ng ganyan. Sobrang dami nang yumayaman sa mga online selling. Kahit magbebenta ka pa ng kung ano-ano dyan online. Basta legal, siguradong papatok yan. Dapat, kapag nangarap ka, dapat measurable. Kasi pag nangarap ka, nang sabi ng iba, sky's the limit kung pag nangarap ka. Oo naman, pwede naman. Kaso, yung pangarap mo, gusto mo magkaroon ng eroplano. Kung ano yung ano ka ngayon, kung titignan mo yung pangarap mo, napaka-imposible, di ba? So dapat, pag nangarap ka, measurable. Kumbaga, kung ito, kayang-kaya ko to, kaya-kaya ko makuha to. Mga ganun lang, huwag yung sobrang taas na pangarap. Kasi unti-unti din yan eh. Habang may ginagawa kang negosyo, pag napalago mo na yan, yung unti mong pangarap, susunod niyan tataas na yung pangarap mo. Kasi kung ano yung level ng income mo, magbabago din yung mindset mo. Kumbaga yung pangarap mo dating ganito lang, tapos iba naman yung pangarap mo. Ganun lang siya. So guys, sana nakapulot po kayo ng aral sa akin. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo kung bakit Fortuner yung binili ko. Sa dami-dami ng SUV, bakit Fortuner? Kasi nga, sinusunod ko lang yung mga pangarap ko noon pa man. Kasi ganun ako eh. Kung ano yung pangarap ko, hindi ko yan titigilan hanggat hindi ko siya nakukuha. Ganun yun. So Fortuner, pangarap ko, nakuha ko na. Yan. So ganun lang guys, dapat pag nangarap ka, dapat naka-focus ka dun sa pangarap na yon. Pagtrabahuhan mo ng maigi para makamit mo. Okay? Maraming salamat po sa support nyo sa aking channel. So, God bless po.